nakadaan sa palengke. Yaya eh. Parang napasarap na araw na to. Tingnan mo. Parang ang sarap-sarap nilang isa-isa eh. Pwede na natin lang. Katating ngayon lahat! Pus! Easy ka lang! Easy lang! Di ba sabi mo iisi-isay natin sila para mas masakit? Mabuti mo. Tama ka. Mag-abang muna tayo dito. Antayin natin sila magkahiwa-hiwalay. Tsaka natin sila dudurugin. Huwag na akong isipin mo, Oscar. Nagawan ko na ng paraan. Nagdagdag na ako ng bodyguards. Salamat sa pag-aalala mo. Mabuti naman kung ganun. Sabi nga ni Diana, may dalawang banta sa buhay natin ngayon. Si Dante Madarang ngayon at si Renato Hipolito. Pasensya na, Oscar. Alam ko na abala ka sa seguridad ng ating bansa. Bad timing yata ako. Bakit? Ano yun? Meron kasi akong project na gustong gawin. Sinabi ko naman sa'yo eh, hindi lang seguridad ang dapat ayusin ng gobyerno. Lahat na matutulong sa mamamayan, kailangan bigyan ng pansin. Major, General. Sasabay na ako sa inyo. Johnson. Hindi na dali, Sai. May dalang sasakyan si Parana. Sabay-sabay na kami. Magkita na lang tayo sa opisina. Pag-ingat kayo. Salamat. Yan. Nakikita mo ba yung apat na babae na yan? Yan ang susunod nating titirahin. Para talagang mas masakit para sa CIDG at sa buong Task Force Agila. Catherine, tigil mo sa sakit. Mag-iingat naman tayo. Buhay pa! Tawag tayo ng ambulansya!
Lagay na backup! Lagay na backup! Ang kaganda naman ang mga agilang to. Agilang mahaba ang pakpak. Babango ha. Maganda pa. Tara na! Pasok na sa van! Pasok! It's time to party, boys! It's party time! Dito na pinapunta yung mga health officers ng City Hall. Oo, sabi ko, dito tayo magkikita, meeting place sa Lola Flora's guard. Wait a minute! Some kind of weird here. Konji, I believe it's closed! Bakit dinabla na si Lola Flora sa pananakot nyo? Bako ganun eh. Mission accomplished! Yeah! Yahoo! Sarado na ang Flora's garden! Susunod na linggo, aalisin sa barangay natin! Hindi na natin kailangan mapagod sa kakaisip ng mga paninira para mapatalsik sila dito dahil sila mismo ang umalis! Yeah! Tuloy ang rocket! Delisay. Parang alalim ng iniisip mo ah. Ayos ka lang ba? Ayos lang po ako. Delisay, alam ko hanggang ngayon iniisip mo pa rin ang makahigante para mabigyan ng hustisya ang mga kasama natin dito sa CIDG. Pero huwag ka mag-alala. Makakakuha din tayo ng impormasyon laban kay Mandarang. Salamat mo. At pinalalakas niyo loob ko. Sandali. Bakit wala pa si Chongson at Miranda? Di ba halos sabay tayo umalis kanina? Ma'am, yun nga pinatatakahan ko eh. Bakit wala pa sila? Di kaya may nangyari na masama. Ito na! Ang pinanago ko sa inyo, boys! Ito talaga ang tunay na selebrasyon! Yan ang gusto ko eh. Yung palaban. Ano? Ang mabuti pa. Tawagin si Johnson. Yes, sir. Sir, wala eh. Hindi sumasagot. Si Miranda, tawagin mo. Wala din, sir. Hindi kumpleto ang party kung walang sumasayaw na babae. Giling! Oo! Dalinig nyo! Sumanaw kayo! Giling! Bakit mo ba ito ginagawa, Dante Madarang? Hayop ka! Uy, boss! Kumala kayo, ha? Kumala kayo! Alam mo, oh? Ako rin si, alias Bungo. Hindi ka ba gigiling para sa akin? Kung hindi ka, alam ko naman type mo ako, kaya nakakilala. Dali sa'yo. Problema ba? Sir. Hanggang ngayon po, hindi pa dumarating ang grupo nila, Chongson. Di ba sabay-sabay tayo umalis doon? Yan nga yung pinagtataka namin. Hindi sila sumasagot ng cellphone at wala din sila sa bahay nila. Kinakailangan natin i-alert ang buong departamento. Bilis! Bilis! Sayaw! Ano bang masaktan? Ha? Sa katawang boss eh. Mamaya, palalambutin natin. Good morning, gentlemen. As per documents submitted to us, na-discover namin na ito palang si Dante Madarang ay mayroong kakambal. Si David Madarang. Siya ay naging leader ng isang malaking sindikato pero napatay sa isang encuentro with CIDG. Maraming taon na nakaraan. Ayon dito sa file, yung David Madarang ay napatay ni Police Inspector Dominador de Leon. Si Edor, Cardo, kapatid mo. Kapatid mo? Yes, sir. Kung sinasabi po ninyo,
na ang kapatid ko ang nakapatay kay David Madara, na kapatid ni Dante Madara. Sigurado pong personal ang galit ito. Kaya ako po ang pinupuntarihan nila. Si Dalisay. Ako ang papatay kay Dalisay. At saka bakit masyado mataas ang tingin mo sa kanya? Talagang magaling siya. Di sana, sinalba ka niya na ngayon. Kawawa naman kayo! Wala nang tutulong sa inyo. Wow! Pinahirapan niyo talaga sila. Kamusta yung sa'yo, boss? Ayos ba? Sa akin? Ayun, namahinga na ng tuluyan. Anong ibig yung sabihin, boss? Pinatay ko. Kasi nanggigil ako eh! Sir, sana mahanap pa natin sila. Kasi kung ang grupo ni Bungo, gumawa ng lahat ng to, baka wala na tayong maabutan. Soriano, huwag ka mawala ng pag-asa. Hindi pa tayo nakakasiguro. Kung talagang kinidnap ng grupo ni Bungo, sila Chongson. Dalisay, huwag na nating hayaan pang makatakas si Bungo. Huwag na tayong magsayang ng oras. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Dahil tayo na lang inaasahan nila Miranda para makita sila. Domeng. Sir. Kasama ka sa amin. Kinakailangan namin ng tulong mo ngayon. Yun! Sa wakas, makakatulong ulit. James Van, here we come. Sir, saan po tayo pupunta? Sa sityo kasagaran. Sa dating tinitira nila Bungo. Boss! Baka pwede naman yung balato mo na sa amin to eh. Boss, basta sa akin yung matapang ha. Pinapakisa lang ko eh. Huwag kayong mainip. Hindi naman ako madamot eh. Boss, siguradong madudurog ang puso ni Dalisay kapag nalaman niya kung ano ginawa natin sa mga to. Tama ka, Timo. Pero, mas madudurog si Dalisay kapag pinatid natin ang apat na bangkay sa mismong pintuan ng CIDG! Ito doon nakatira si Dante Madara. Kasi anong gagawin natin? Papasokin naman natin? Hindi. Siguradong wala siya dyan. Mag-iwan tayo ng tao para magmanman. Para magbigay ng hudyat kung sakasakali bumalik siya dyan. Sir, tanungin kaya natin nanay niya. Malay mo, tulungan pa tayo niyan. Hindi siya lalaglag ng nanay niya. Baka doon pa tayo masunog. Kapag malaman niya na inaanap natin siya. Sir, ang mabuti pa, iwan natin si Doming para makakuha siya ng impormasyon tungkol kay Bungo. Sir, sige po. Ako na pong bahala. Hindi po ako alis dito hanggat di po ako nakakakuha ng impormasyon tungkol kay Bungo. Doming. Sir. Kapag dumating dito si Bungo o kapag nakakuha ka ng impormasyon kung saan siya nagtatago, itawag mo agad sa amin. Sige po. Magigit yan dito. Pagdemo niyo silang lahat. Hindi mo, Isabelle. Gatay niya na naman lang kalaban-laban. Ito na ating katapusan natin. Hindi dapat tayo panghinaan ng loob. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Nakatapos ako po yan. Nakakaalam kung nasan tayo. Ayaw ko pa mamatay. Kailangan nating tatagan ang loob natin para kay Ma'am Isabel. Hindi tayo pababayaan ng Agila. Sigurado ako sa mga panahon to, gumagawa na sila ng paraan para mailigtas tayo. Bungo, salakan nyo. Nakita namin yung kotse nila, pero wala sila ron. Kaya nangyari sa kanila? Ma'am, sa palagay ho namin, mukhang dinukot ho talaga sila. Mukhang tama hinala natin. Dinukot sila ng grupo ni Bungo. Sila lang pag-asa natin yun. Si Domi.
Sana makakuha siya ng informasyon para mailigtas natin sa Miranda. Sana nga. Dahil nauubusan na tayo ng oras. Kahit ako ay probinsyano, di uurong kahit dehado, pag sumipat asintado.